So welcome sa Short Stroker Channel. So ang topic natin for today ay kung paano ang tamang pag-check ng regulator o rectifier ng ating motor. So for example, no, nagpalit tayo ng panibagong battery dahil akala natin nasira na yung battery dahil napapansin natin na palaging nalulobat o nagbibigay na yung battery ng motor natin. At nahihirapan na rin tayong paandarin yung motor gamit ang kickstart. Nagiging palyado at minsan namamatayan tayo ng makina. So ito yung kadalasang palatandaan na malapit nang masira yung regulator natin. So sa ganitong sitwasyon, no, mas mainam na i-check na natin yung kung gumagana pa ba yung regulator o yung stator coil ng motor natin. Ang stator coil at regulator ay palaging tandem. So palaging teamwork yan. So ang una nating gagawin, no, is maghanap tayo ng lakas na battery. O pwede rin natin i-charge yung battery hanggang sa ma-full pack or ma-fully charge. So pagkatapos, no, ay ikabit natin sa system ng motor natin. At pagkatapos ay paandarin natin yung motor. So dapat normal na aandar yung motor. Kasi kung hindi, mayroong ibang problema sa ignition system ng motor natin. Pagkaganoon. So ayan, umaandar yung motor natin. So ayan, no, umaandar yung motor natin. So una muna nating i-check ang itong stator coil. So gagamit lamang tayo ng mga lumang light bulb. So ilagay lang natin yung isang wire sa body ground. And then, uhugutin natin yung connection ng stator coil. So ayan, uhugot na natin. So first things first, ito muna yung galawin natin. So dapat mayroong ilaw na lalabas sa light bulb natin. Yung yellow wire at ang white wire na para sa charging. So makikita natin, no, na mayroong ilaw na lumalabas sa dalawang wire dito sa stator coil. Meaning, gumagana ng maayos yung stator coil natin. So ayan. So pagkatapos ay pwede na nating ibalik ulit yung connection ng stator coil. So ayan. Ibalik na natin. So FYI lang, no, sa pag-check ng leak regulator ay huwag nating tatanggalin ito habang umaandar yung motor. Dahil posible pong sisirain niya lahat ng electrical load dahil sa nawawala na ng control yung na i-maintain yung 12 volts na supply na nanggagaling sa stator coil ng electrical system ng motor natin. So para malaman natin kung sira yung regulator ng motor natin ay tatanggalin natin itong battery. So habang umaandar yung motor. So kapag tinanggal natin itong battery ay dapat umaandar pa rin yung motor. Kasi kung namamatay ito, ay posible po na sira yung rectifier o regulator po ng motor natin. So umaandar pa rin yung motor natin, no, without battery. Dahil yan sa supply na nanggagaling sa stator coil, which is alternating current. At ang regulator naman ang nagko-convert para maging direct current at trabaho niyang i-maintain na di lalagpas sa 12 volts yung output ng current even in full RPM operation na yung motor natin. So kapag ito ay nasira, kadalasan bumababa yung reading ng regulator natin na siyang dahilan ng pagkalubat even bago yung bagong delay yung battery ng motor natin. So kapag tuluyan ng madrain yung laman ng battery ay magsisimula ng kumapalya yung ignition system at ang unang maapektuhan nito ay ang CDI ng ating motor na siyang dahilan na hindi na ito aandar at nagiging completely dead. So ganun lang po ang pag-check ng regulator o rectifier ng motor natin. So sana nakatulong po sa inyong troubleshooting. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless you po. Bye-bye.